Holy and heroic communities. Holy
Yan po ay kumadumi ni Karl Rabinus.
Dominica. Itong araw na ako, itong ating ano. Kaya hindi ko mas maybe siguro na ako sabihin na mas madali na ako kapag pinuli sa Francisco. Kasi mostly ka, yung mga sample po natin dito ay mga Francisca. No? Yung mga bahagi ko dito. Maliban lang ako yung Santa Rosa at saka yung kasi yung Santa Rosa may mga Dominica presence dyan. Pero ibig sabihin, yung legacy natin, yung aming parang karabaya, ay maging long-lasting. Hindi dapat po yung tayo ay may tuturin po natin na tayo ay yung muna ay magaling. Tapos na yung hindi na. Kinakailangan mo magpatuloy. So yung ako, yan po ay napakaraming hanggang
sa inyong mga inisip natin programa. Pero may consider yung Catholic social teachings. Basic Ecclesial Communities, yung tinatawag po natin BEC. No? Mayroon tayong tinatawag na BEC, BEC na Area 1, Area 2, Area 3, pwede hindi talaga BEC mo yan. No? Tawag na natin yung BEC. Kasi kapag sinabi na rin natin BEC, they will win. Every week, no? Kapag sinabi natin BEC, no? Pag-meet ng every week, bawat communities, pero tawag lang natin ngayon BEC, no? Pero hindi mo talaga yung basic needs of community. And then, sacrament of reconciliation. Napakalala ko dito, kung yung year of faith, year of delay, ay more of baptism and confirmation, ito po ay more of reconciliation. Kasi may ka ng puso at yung action na hindi tayo marunong patawad at tumingin ng tawad. Napakalala ko yung binigay ng pagiging ng tawad. Kasi mercy, compassion, and love. Sa dati pa rin kayo, institutionalize. Kasi hindi naman ang institusyon ng Diyos sa pamamagitan ng isang bansa. The sacrament of reconciliation. Kumpisan. Where can you find the mercy of God within sa lahat? Institutionalized in the sacrament of reconciliation. And communities of integrity. Ibig sabihin, ay talagang matibay, maasahan, hindi nang iiwan. So yan po yung pinaka-presyo kung kapag natin ang dahilan, bakit po natin binibigyan ng pansin na yun, ang hiro na po. Pakibigyan po natin na hindi na pagtugod sa ating pag-iwis na yun, at nais po natin ibahang iwis po yung isang dokumento ng simbahan. Napatawagin po natin na the days of the crucified Lord. Yung another slide, yung exhortation. Tapos, exhortation. Number three. So, 2045, itong year of the Pope, nagsimula po ng November 2014. At ang tapos ng November 2015. Looking to the loving, merciful, and compassionate heart of our Lord Jesus Christ. So ito po ang bridge na matutusin, no? Na ipinahayag po ni Archbishop Soh bilang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. No? Ay yung pong Catholic Bishops Conference of the Philippines may kapulungan ng lahat ng mga bispo. Nagpapalit dito na pamunuan every 2 years unless ay i-re-elect. So ngayon po ang aking CBCP President is si Archbishop Soh. So ito po yun. Yeah.
na itatatwa mo ako, ama, hindi lang ako ng mga pagkatapos na itatwa mo ako ng tatlong beses. At ito, bago hindi tinatwa siya, kung ginagawa siya nung tao na ako sa tabi ng tayo, ay ito, kasama ko ni Jesus, ako sa akin, pero hindi ito, kasama niya, ako sa akin, kaya, nung tumigal ko ang maraw, ay tumingin ko sa Jesus, kay Pedro, the grace of mercy, love, and compassion. So hindi po yung grace yung galing. Na makita ko na sinabi ko na sa talaga itatagawa ko ako. Ay yun po yung pagkakataon ako sa yung pinaharap ko. And the Lord turned and looked at Peter. So ito po yung bahagi ko. No? Sabay-sabay ko yung first paragraph. When you gaze into the eyes of the crucified Lord, ma, kung nakita mo ba yung katatayuan ng Kristo na nakapako sa krus, kapag po kayo sumunyak sa inyo, si Jesus katulad ng sumunyak na Jesus kay Pedro, ay ano kaya yung aking pagtingin? Makatitingin din kaya tayo katulad ng Pedro, sabi na may prefer na tulong. May prefer na tulong. Siguro ito ba ang kahihiyan? Pero bahagi mo, na makita ko na ito, the grace of the crucified. Second paragraph, para sa kapayapaan sa Mindanao. Maraming mga kumbaga.
kanilang pinapapakain. Next paragraph. You feel the grace into your soul. Napakaya mo kumakain yung aking karanapan na tayo. Bakit? Sabagat, nang sabi mo, I have come to bring life and bring life to the poor. Pero, blessed are you who are poor. Blessed are you who are
Kaya sila yung men, men hate you. Hey, kung isa niyong mahirap na mahal yun, mahirap na nabili yun sa utak. Next.
Ito yung bricks. Wala na bus. Hindi kailangan ng bus. Hindi kailangan ng magdasal. Kaya kapag kailangan kayo ng magdasal, kaya ay baka sila yung mayaman na kasi hindi na nila kailangan ng Diyos eh. Eh kung sinasabi nyo kayo, Padre, kaya ako kami hindi makasimba kasi kami mahirap. No? Bakit? Hindi na kailangan ng magsisimba kami. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Bakit kayo may mayaman? Kaya hindi na magsisimba. Kasi sa tingin mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kung talagang mahirap ka, magsimba ka. Kasi bakit? Kasi kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng Diyos. Padre, wala mo kung kayo sa mga natin. Basta pamalilis yan eh. No? Naisasuot ko. Humingi ka sa Diyos. Basta malilis ka yung gabi na isasuot ko. Yung nagdaan ngayon ng tao ay nakakaralang pakiramdam. Kapag ikaw pakiramdam ang kita na yung wala ka ng kailangan sa Diyos, yan, mayaman ka. Kasi nakukulong ka ng pangailangan ko sa daigdig na ito. Yun po yung tinatawag na Diyos. Hindi mo na kailangan ang Diyos. Hindi mo na kailangan ang kasal. Kaya sabi ni Panginoon, oh, Father, wala ka silang pera, pero pakiramdam na sila yung mayaman. Kaya hindi na sila namingi na turo sa Diyos eh. Kaya po, hindi mo na din tayo nadadamayan ka sa iyong kahirapan. Ay, hindi mo kayang bayaran.